Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking! Alright, for this video mga kapatid, pag-uusapan po natin yung isang sakit po ng pabo na madalas dito po nadi-discourage yung ibang magpapabo. Ayan, liban sa bulutong, yung bulutong mga kapatid, bisik lamang po yan. Kumbaga, hindi po yan talagang peligro po sa ating mga pabo. At itong tatalakayin natin ngayon, ito po yung talagang kahit ako mismo nung una, naguguluhan po yung isip ko kung paano, anong dahilan. At marami pong nagtatanong sa akin kung ano po raw marapat gawin sa mga pabo na yung biglang nanghihina, yung edad ay nasa 3 to 4 months, ayan, biglang nanghihina, ayaw kumain, ayun, namamatay. Tapos, pag namatay po, pag binuksan po yung bituka, yung kanyang lamang loob, yung kanyang pinakaatay, ayan, mayroon pong tama, mayroon pong kulay puti, ayan, kagaya niyang nakikita nyo po. So, in behalf po sa aking karanasan sa pagpapabo, bibigyan ko po kayo ng kunting idea. Hindi ko po alam kung anong gamot po patungkol po sa mga sakit na ganyan mga kapatid. Ngunit ang ibabahagi ko po sa inyo ay yung ginawa ko po na prevensyon nang sa ganun ay maiwasan ko na po yung mga ganitong senaryo. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Sa ngayon po mga kapatid, mayroon po ako ditong limang nakalista na pamaraan ko po kung paano po maiwasan yung ganung sakit ng pabo, yung nasisira yung kanilang atay. So, base po sa aking karanasan mga kapatid, kung nakikita nyo po itong aking kulungan, ayan, may mga basura po dito. So, hindi po yan yung basihan o dahilan kung bakit sila nagkakasakit mga kapatid. Yung paglilinis po sa mga basura is para lamang po iyan magandang tingnan yung kapaligiran. Pero pagdating po sa kalusugan ay hindi po yan masyadong impact. So, para po sa mga disclaimer natin patungkol po sa vlog na ito mga kapatid, posible po itong tumama at posible rin itong hindi gagana sa inyo. Ngunit gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo yung mga pamamaraan ko po nang sa ganun ay maiwasan ko po yung ganung senaryo o yung ganung mga sakit, kasi madalas po sa talagang hinain o problema ng mga breeder ay yun pong nakakasalubong sila ng ganitong sakit ng pabo. Pagkarating ng 2 buwan mahigit papuntang 4 na buwan, magtataka na lang, biglang ayaw na kumain, manghina, matamlay, ayun, pagkaraan ng ilang araw, patay. At nang buksan yung lamang loob, ang atay ay ganun po yung hitsura. May mga spot na kulay puti at malalaki pang mga puti. So, unahin ko ang unang prevensyon na ginagawa ko po mga kapatid, ay ito pong pagbabakod sa ilalim ng brooder. Hindi ko ito dati ginagawa mga kapatid. Kumbaga, hinahayaan ko lamang po na yung mga bagong pakawalang pabo na nandito sa King Rins, yung mga pagkain po na nalalaglag mula sa itaas ay kanila pong kinakain. Kasi ang prinsipyo ko po dati, mahal kasi yung mga pigs. Yung natatapon po sa baba ay sayang naman, kaya ayun, kinakain po ng mga bagong pakawala nating mga pabo. Ang madalas po palang natatamaan ito mga kapatid ay yun po mga batang pabo na bagong pakawala po sa rains mula sa brooder at pinakawalan sa rains. Yan po talaga yung mostly na natatamaan ng ganung sakit. Yung mga matatanda, natatamaan naman sila, ngunit bibihira lang po talaga. Yun lamang po talagang nasa 2 months pataas hanggang sa 4 na buwan. So, kung nakikita nyo po mga kapatid, ayan, ito po yung brooder ko po, maramihan po minsan ang nakalagay dito. Ayan, may bakod na po sa baba. Nang sa ganun ay yung mga pabo na nasa labas ng rains ay hindi po sila makapangain. Una, talagang nanghihinayang ako kasi yung pagkain na napupunta sa baba ay pwede pa naman sanang kainin. Kaya lang, napag-isip-isip ko rin mga kapatid na sa ganun palang sitwasyon, ako po yung nakapagbigay ng sakit sa aking mga alagang pabo. Kasi yung mga pagkain na nandun sa itaas, napupunta sa baba, tinatakbo ng mga nasa rins na mga pabo, ayun, nakakain nila yung dumi.
kasama yung pagkain. Kaya isa po yan sa prevention ko po na ginagawa, mga kapatid, nang sa ganun ay maiwasan ko po yung ganong sakit. At patungkol naman po sa pangalawang prevention naman, mga kapatid, ay yun pong paglalagay ng harang sa pagkainan ng pabo. So yung andun pa po sila sa brooder, hindi pa naman yung problema talaga kasi malinis pa po yung kanilang kulungan, yung kanilang dumi na pupunta rikta sa ilalim. Pagdating po dito naman sa pagkainan, kumbaga yung overall na pagkainan na po ng ating pabuhan. Kung nakikita niyo po dito sa akin, mga kapatid, ayan, may harang po na meat. Nang sa ganon, ayun nga, kung nakikita niyo yung mga alagang pabo natin, kahit saan lang po yan pumupunta at nagtatapak-tapak kasi nakarain sila. Kagaya dito sa ating area, maputik po, kaya madalas yung kanilang paa ay puno po ng putik. So, ang ginagawa ko po, mga kapatid, ayan, naglagay po ako ng pakainan nila tapos may harang po. Nang sa ganon, yung kanilang paa ay hindi po makatapak doon sa putik. Sa kanilang pagkain na may putik po yung kanilang paa. Yan po yung pangalawang pamamaraan ko po nang sa ganon ay maiwasan ko po marumihan yung kanilang pagkain. Well, talk lang po tayo, mga kapatid. Hindi po kakain ng dumi yung pabo. Hindi po talaga yan sila kakain, mga kapatid. Liba na lang pag may pagkain po na napupunta doon sa maruruming area. Kagaya ng kanilang dumi, yung mga putik. Ayun, napipilitan sila lalo na pag ganito karami yung inyong mga pabo. Kasi nag-aagawan po yan sila sa pagkain, mga kapatid. Ayun, kita kasi nila na pagkain yung nasa itaas. Ayun, tinatakbo, kinakain nila. Kaya ayun, nasasama pati dumi. At yung dumi na yun, mga kapatid, ayun po yung nagbibigay ng toxics o bakterya na nakakasira po sa lamang loob ng ating mga pabo. Kaya madalas na natatamaan, ayun po mga bagong pakawala kasi yung immune nila ay hindi pa po yan sanay. Kasi andun pa sila sa stage na malinis ang kanilang kulungan, pagkain nila malinis, tubig nila malinis, ayun. Tapos pinakawalan natin sa rinse, ayun na po yung dahilan kaya magtataka na lang tayo, biglang manghina, pag binuksan yung lamang loob ay nasisira na po yung atay. So, yun po, yung dalawa po na talag ay, yan, yung dalawa na yan, mga kapatid, yan po talaga yung nakikita ko po na nagbibigay talaga ng sakit o nagdadala ng bakterya sa ating mga pabo. Kaya yung dalawa na yan, mga kapatid, practice ko na po yan hanggang sa ngayon talaga. Ang pangatlong paraan para maiwasan po yung ganung sakit, mga kapatid, ang ginagawa ko po ngayon ay 3 buwan mahigit bago ibaba sa rinse yung mga batang pabo. Dati ginagawa ko ay 2 buwan lamang po, mga kapatid, ay ibinababa ko na po dito sa rinse. Kaya lang, napag-isip-isip ko kasi, mga kapatid, na sa ganung edad ay mahihirapan po silang makipagpaligsahan sa pagdating po sa pagkain. Lalo na pag maramihan na po, kagaya dito sa akin, maraming pabo na po yung nasa rinse. Mahirap po na mag-adjust po yung 2 buwan po na bagong pakawala. So sa ngayon, ang practice ko, mga kapatid, ay 3 buwan mahigit na po ako bago nagpapakawala dito sa rinse ng mga batang pabo. At nakita ko naman na sa awat tulong ng Diyos, mga kapatid, ay wala pong nalagas sa mga bago ko pong pakawala na mahigit sa 3 buwan po ang edad bago po pinakawalan dito sa rins. So, yan po yung pangatlong paraan ko po kung paano ko po maiiwasan yung ganung mga sakit. At pagdating naman po sa pang-apat na paraan, mga kapatid, ay yun pong wag araw-arawing magpakain ng anumang dahon. So, ito po yung una ko talagang nakitang rason, mga kapatid, nung bago pa lamang po ako mag-alaga ng pabo, yung nakaka-encounter ako ng ganitong mga sakit na yun pong nasisira yung atay. Yan po yung una kong suspitsa. Ngunit kalaunan, mga kapatid, parang humina na po yung suspitsa ko dito kasi ang madalas na tinatamaan, mga kapatid, kahit inaaraw-araw natin pagpapakain ng mga kangkong, azula, ayun,
ang madalas natatamaan ay ganung edad pa rin kasi eh. 2 months pataas hanggang 4 months. Yung mga bagong pakawala talaga. So, ito, maganda rin siguro ito mga kapatid na hindi rin natin araw-arawin kasi yung inaaraw-araw ko dati nang binuksan ko po yung lamang loob ay nagkakaroon po ng kulay green yung kanilang lamang loob. So, ito po yung inilagay ko sa pang-apat na paraan talaga. Pero hindi po ito masyadong nakakasira sa atay mga kapatid, yun po yung observation ko. Pero ganun pa man, hindi kasi natin alam kasi pinaka-loob na kasi ito ng mga alagang pabo natin. Nasa loob kasi, kaya hindi natin masyadong nakikita o hindi natin alam yung pasikot-sikot sa loob. Kaya isinali ko rin ito mga kapatid para rin sa ikabubuti natin. At ang panghuli mga kapatid, ito parang bonus na po ito. Sa mga kapatid ko po na nakagawa po ng probiotics kasi nung mag-vlog po ako patungkol po sa probiotics, vitamins and mineral, ngayon po ay may views na po yung na 25,000. Siguro may mga kapatid na po siguro tayong nakagawa na po ng probiotics, vitamins and mineral mga kapatid. So ang ginagawa ko po ngayon mga kapatid, dati ko pa po talaga yung ginagawa na hinahaluan ko po yung maiinom ng aking mga alagang pabo ng probiotics, vitamins and mineral. Kaya lang, hindi po ako nakagamit nito ng mga isang taon po mga kapatid. Ngunit hindi ko po tinapon yung probiotics. Pero yung vitamins and mineral mga kapatid ay hindi ko na po ginagamit. Yun lamang pong probiotics. At ang probiotics naman na ginawa ko ay yun po yung brown sugar, tapos may halong bigas, tubig, at saka yung Yakult. Yun po yung probiotics. Siguro kung gusto nyo pong gumawa ng probiotics, maaari nyo pong balikan yung vlog ko po patungkol po doon. Hindi ko na po ginagamit yung vitamins and mineral. Yun na lamang pong probiotics. Kasi sa ngayon mga kapatid, nasa 3 taon na siguro yung probiotics na yun. Kasi yun pa po yung pinakauna ko talagang gawa ng bago pa po ako mag-alaga ng pabo. Ngunit hanggang sa ngayon ay andun pa po. Kumbaga, ito po yung aking ginagawang vaccine. So, humid vaccine po ang tawag ko dito mga kapatid. 3 taon na po ang probiotics na ito. Ang ginagawa ko dito, sa unang painom ko po ng tubig sa aking mga sisiw, mapa-incubator or galing po sa limlim, yung tubig na kanilang iniinom mga kapatid ay hinahaluan ko po ng kaunting probiotics. So, mga kapatid, maaari niyo pong gayahin ito, pwede rin yung hindi. Ibinahagi ko lamang po ito sa inyo kasi nakita ko po yung magandang dulot nito sa aking pag-aalaga ng pabo. Katunayan nga sa ngayon, kung mayroon mang mga bulutong ay pakunti-kunti lamang po. Ang kagandahan lang ay hindi na po ako masyadong mataas pagdating po sa mortality rate ng mga sisiw. Ayan, tapos pagdating po dito sa edad na ganito, itong madalas na nagkakaproblema tayo, yung namamatay, na magtataka tayo, 3 months na, or 4 months, 2 months, 3 months, 4 months, magtataka na lang tayo, biglang manghina, tapos ayun, mamamatay. So, itong 5 mga kapatid, ito po yung pamamaraan ko po, kung paano ko po, hindi na masyadong na-encounter yung problema patungkol po sa atay ng ating pabo. So sana po mga kapatid nakabigay at nakatulong po ito sa inyo kasi marami na pong nagre-reklamong mga nag-aalaga ng pabo na ito po yung kanilang problema. Pagdating po sa sakit ng pabo mga kapatid na may tama na po sa atay, wala na po tayong magagawa dyan kasi mahirap na po yung gamutin. Alam naman natin pagdating nga maski tayo, tayo na mga tao po, pag yung atay natin yung may problema mahirap na pong gamutin. Liban na lang doon sa may maraming pira. Pero pagdating sa pabo, ayun, ultimo lamang po itong mga alagang pabo natin. Kaya hindi po tayo maaring gumasto ng sobra kasi masyado po tayong malulugi pag anong pamamaraan yung ating ginawa. Kaya itong aking mga ibinahagi sa inyo mga kapatid, matatawag na lang natin ito na prevention. So ayun nga sa kasabihan, prevention is better than cure. Tungkol po doon sa 5 ibinahagi ko po sa inyo mga kapatid, kung paano ko po
iniiwasan o maiwasan yung ganong sakit na nasisira po yung atay ng aking mga alagang pabo. Nasa sa inyo na po saan po ang gusto ninyong gayahin or ano po yung i-improve nyo po patungkol po doon sa limang ibinanggit ko po sa inyo, mga kapatid. Wala naman yung masyadong gasto, mga kapatid. Kumbaga, basic lamang po yun na paraan. At yung mga paraan na yun, mga kapatid, ay base lamang po sa aking experience patungkol po sa pag-aalaga ng pabo. So, nasa sa inyo na po kung ano po yung pwede nyong kopyahin doon. Ang sa akin lamang po is gayahin nyo po yung mapapakinabangan ninyo. Kumbaga sa kasabihan, kainin ang laman tapos itatapon yung buto. So, kung may mga mali po kayong nakita o nabantayan doon sa mga sinabi ko po, mga kapatid, pasensyahan nyo na lamang po. Kumbaga, huwag nyo na lamang po yung gayahin. Maaari nyo pong i-comment sa baba, mga kapatid. So, maaari nyo pong i-comment sa baba, mga kapatid, kung ano po yung inyong mga paraan patungkol po sa ganong problema. Nang sa ganon ay makatulong po tayo sa ating mga kababayan na nagsisimula pa lamang po sa pag-aalaga ng pabo. So, sana po nakabigay yun ng tulong sa inyo, mga kapatid, sa mga bago at ngayon nang nagawi sa ating channel, mga kapatid. Baka naman, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button nang sa ganon ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!